Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka! Magandang araw sa ating mga SSS pensioners. Holy Week po ngayon at stop o walang pasok ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. At sa private sector naman ay nakadepende sa kumpanya kung sila ay may pasok o wala. Lahat ng SSS pensioners first batch ay gustong malaman kung may release ba ng SSS pension ngayon. Mas maaga ba ang release? Usually po, ang first batch ay nire-release every first of the month. At ang April 1 ay hindi holiday. Kaya ito ang ideal na date ng release. Pero sa isang SSS pensioners group na aking nakita, ito po yon, ay may nag-share na meron ng release ng pension sa mga bangkong ito. Ito ay ang BPI, East West Bank, Metro Bank, BDO, at Union Bank. Comment po kayo kung meron na kayong natanggap. Pero ang Land Bank po ay wala pa ding release, kaya mukhang sinunod po nila ang April 1 na schedule. Usually po kasi napapaaga lang ang release ng pension kung ito ay natapat ng holiday o Sabado o Linggo. Ito nga po ang laging paalala ng SSS na kung ang withdrawal date ay natapat sa araw ng Sabado, Linggo o holiday, makikredit ang pension account ng pensionado sa huling working day bago ang nasabing Sabado, Linggo o holiday. Pero yun nga po, ang April 1 ay pumapatak ng Lunes. Usually po ay 4 PM onwards na nakikredit sa inyong bank account ang inyong pension. Para naman po sa second batch ng SSS pensioners, every 16th of the month ang release nito, at para ngayong April, hindi rin ito natapat ng holiday o Sabado o Linggo, kaya April 16 o Tuesday ang schedule ng release. At para naman po sa bago pa lang na pensioner at nalilito pa rin tungkol sa date of contingency o DOC, ito po ay binibigay una sa petsa ng kapanganakan o kung kailan na kumpleto ng pensioner ang qualifying conditions para po sa retirement benefit o mga retiree pensioner. Yun po ang basehan. Petsa ng pagkamatay ng miyembro para sa survivorship pensioner at petsa ng operasyon pagtatapos ng pagkakasakit o petsa ng physical examination alinman ang naaangkop para sa disability pensioner. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking share today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, ilike mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!